tuwalya, isang piraso ng tela na ginagamit sa pagpapatuyo o pagpunas ng ating katawan, o kaya naman ay mga kasangkapan natin sa bahay. Malaki ang gamit nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, lalo't nandito tayo sa isang bansang tropikal, kaya't hindi may iwasang tayo ay madalas pagpawisan, kaya't normal sa atin ang pagkakaroon nito saan man tayo magtungo. Sa mahabang panahon ng paggamit natin ng tuwalya, may maikukonsider tayong isang klase ng towel na kilalang kilala nating mga Pinoy, mula noon magpahanggang ngayon. Ang legendary Good Morning Towel, isang kulay puting tuwalya na may nakatatak na pagbating good morning at Chinese characters. Sa bidyong ito, ating pagkwentuhan ang Good Morning Towel. Ano nga ba ang kwento sa likod ng sikat na pamunas na ito? Pero syempre, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay huwag munang kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para lagi updated ka sa mga i-upload kong video. Sa channel na ito, gumagawa ako ng mga video na nagbabahagi ng mga kwento at impormasyon patungkol sa iba't ibang bagay na bahagi na ng ating buhay. Sa lahat ng mga negatibong pangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran ngayon, isa nga yata sa maaari nating gawin ay maging optimistiko pagkagising na pagkagising pa lamang natin sa umaga. Ayan marahil ang mensaheng nais ipahatid sa atin ng sikat na Good Morning Towel sa ating mga Pinoy. Sa tagal ko nang gumagamit ng tuwalyang ito, naisip kong magsaliksik at gawa ng video kung paano ba napalapit sa atin ang paggamit nito. Ang Good Morning Towel o mas kilala rin sa shortcut nitong pangalan na GMT ay kilala sa kulay puti nitong tela na may nakasulat ng Good Morning sa wikang Ingles, kasama ang ilang Chinese character. Ngunit alam nyo ba mga katanong na taliwas sa ating inaakala na ang Chinese character na ito ay salin para sa salitang Good Morning? Sa katunayan, ang nakasulat na Chinese character ay Zhu Junzhaoan. Sa pinyin o yung paraan ng pagsulat ng Mandarin, gamit ang alpabetong Latin na binabasa sa tradisyonal na pamamaraan mula kanan pakaliwa. Ang ibig nga sabihin nito ay wish you early morning para sa isang formal na pagbati ng magandang umaga. Sa 1920s pa man ay marami ng tao sa Singapore na isang dating kolonya ng Britanya ang gumagamit ng Good Morning Towel. Masasabing ang tuwalyang ito ay malalim ang pinag-uugatan sa kultura at pagbuo ng kanilang bansa. Simple man kung titingnan, madalas na makikita mo itong nakasabit sa balikat ng mga rickshaw puller at trabahador noon siyang tumulong na maitatag ang bansang Singapore bilang isang modernong bansa na nakikita natin sa kasalukuyan. Ito ay sumisimbolo sa kasipagan at dedikasyon ng mga taong ito na refleksyon naman na kung anong klaseng pagkatao mayroon ang mga Singaporean. Dahil sa taglay na kasikatan nito sa bansang Singapore, ginawa na rin itong panregalo na mabibili mo sa mga gift shop, maging accessories tulad ng pouch, mug, scarf, at kung ano-ano pa ay mayroon na rin ang Good Morning sa bansang ito. Sa kasalukuyan ay nananatiling hawak pa rin ng Good Morning ang lugar nito bilang isang multi-purpose towel na madalas na makikitang ginagamit sa mga coffee shop at parlor. Kung gayon, masasabi bang sa Singapore nagmula ang Good Morning Towel? Ang sagot mga katanong ay hindi. Technically, ay gawa talaga ito sa bansang China. Bago pa man ito makilala at gamitin sa bansang Singapore, ito ay matagal nang ginagamit sa isa pang kolonya ng bansang Britanya, sa Hong Kong. Ang tuwalya ay sadyang ginawa para sa merkado ng Hong Kong
at sadyang kinagamit para sa tindahan ng tsaa at noodles noon. Ang oportunidad niyang ito ay nakita ng isang pagawaan ng tela sa China, kaya't ang kanilang produkto ay ibinabenta nila sa Hong Kong. Ang pagbati sa Ingles ay inilagay upang makahatak ng apil sa mga Briton na naninirahan sa Hong Kong noon. Sa katunayan ay walang sapat na impormasyong makakapagsabi kung anong kumpanya at kailan talaga unang nailabas sa merkado ang Good Morning Towel. Ngunit kung pagbabasehan ng disenyo at itsura nito, ay tinatayang late 1900 ito na ipakilala sa publiko. Kung gayon ay bakit ito nakilala at sumikat rin sa Pilipinas? Ang kasagutan ay marahil kung kaya't nakarating rin ang katanyagan nito sa ating bansa ay dahil sa pagdayo ng mga dayuhan dito, partikular ang mga Chino. At katulad sa ibang bansa ay may mga nagsipaggamit ng ganitong klase ng mura ngunit may kalidad na tuwalya ay ang mga taong walang kakayahang makabili ng mahal o yung mga taong on the budget. Kaya't lumaganap ang paggamit nito. Isang ang local merchandise store, ang Liwayway PH, ang naglabas ng Good Morning Towel inspired na t-shirt dito sa ating bansa. Makikitang nakaimprenta sa magkabilang manggas nito ang iconic nitong disenyo at sa likurang bahagi naman ay ang pagbati ng magandang umaga. Maliban sa Liwayway PH ay naglabas din ng Episodes na isang Philippine-based lifestyle brand ng sarili nitong version ng Good Morning Cup at t-shirt. Nais na mga nabanggit na brand na bigyan ng panibagong perspektibo tayong mga Pinoy kung paano pa natin ito magagamit sa iba pang pamamaraan ang itsura ng disenyo ng Good Morning Towel. Sa kabila ng mga naglalabas ang mga bagong disenyo at bagong klase ng towel sa ngayon, hindi maikakailang marami pa rin sa atin ang tumatangkilik ng Good Morning Towel. At masasabi kong isa na ako rito. Kaya ako ito nagugustuhang gamitin ay sa dahilang hindi ito masyadong makapal. Ganon din ay hindi ito mabigat dalhin. Ang sukat nito ay sapat lamang, hindi maliit, hindi rin kalakihan, kaya't swak na swak sa aking pangangailangan. At syempre pa, tulad noong una pa man, ay ang halaga nito ay hindi ganun kamahal, katulad ng ibang nabibili mo sa mga mall. Lumipas man ang napakaraming taon, ang popularidad ng Good Morning Towel ay hindi matatawaran. Nakikita mo pa rin maraming nagtitinda nito sa online o maging sa palengke at ginagamit pa rin ng mga tao sa lahat ng antas ng pamumuhay. Ganyan ang Good Morning Towel, ang legendary towel nating mga Pinoy. Maliban sa akin mga katanong, meron pa ba sa inyo ang magpahanga ngayon ay gumagamit pa rin ng Good Morning Towel? Bakit mo ito nagustuhan? Comment down at share mo naman sa amin ang iyong sagot. Kung nagustuhan ninyo ang video mga katanong, ay huwag kalimutang i-like at i-share. Hanggang sa susunod na video mga katanong, maraming salamat sa panonood. Tandaan natin, kung may tanong, alamin ang sagot upang sa kaalaman ito humantong.